Ayan, magandang araw sa inyong mga kababayan at ibang sityo naman yung pupuntahan ng Pugong Biyahero team. At maglalakad naman kami ulit ng isang oras daw. Ng isang oras bago natin marating yung sityo na Eagle. Eagle yung pangalan. Ayan, at hapon na, mag-aalas 2 na po mga kababayan. At dadaan naman tayo sa ilog. Yung ilog na dinaanan natin doon sa sityo Panlawayan, at madadaanan din natin ulit patungo doon sa sityo Eagle. Pero iba na yung daan namin mga kababayan. Ayan oh. Yan. Sityo nagayos ng kanyang buhok. Kita ko lang sa inyo mga kababayan yung daan, kung gaano kahirap po yung mga lugar na pinupuntahan ni Sir Paul, pinuntahan ng buong team. Ayan, ganito po mga kababayan, para makita yung sitwasyon ng ating mga kababayang katutubo na nasa ka loob-looban na po. At napakahirap po mga kababayan, kasi yung mga katutubo natin ay talagang sacrifice po yung paglalakad at yung magpaano sila ng pala, bigas, yung nagpamiling sila ng bigas or nagpagaling ay talagang napakalayo, at kabayo lang po yung kargahan ng kanilang mga produkto. Kasi wala pang daan dito, sana po balang araw magkakaroon na sila ng maayos na daan para hindi na sila mahihirapan. At ayan mga kababayan, pahinga muna tayo dito sa mga kababayan, yung may landong ba? May landong ng mga puno ng saging. Ayan. Kasi napakainit na. Talagang mainit na pala mga kababayan. Pahinga muna ako. Pahinga muna kami dahil sila ang Sir Paul andun pa sa uli. Napakainit. Ayan. Mainit na yung mukha natin. Yung mukha nila oh. Ang papangit na. At si Piking Bombay nasa aking likuran. Ang papangit na. Nasisira yung beauty ko. Agroy. Nasisira. Sirang-sira na yung beauty ko. Pagod na pagod. Tingnan yung sikat ng araw mga kababayan. Talagang sikat na sikat. Daan na natin sa tawa't mga kababayan. Talagang sikat na sikat talaga yung araw. Ayan. At sa wakas, sa mahabang paglalakad ay nararating natin yung isang sityo na sityo Eagle yung tawag. At nandito na po tayo mga kababayan. At yung nasa likuran ko, ayan, yung ano nila, bubong is yung pugon. Yan po yung mga nung unang panahon pa yan. So walang pang bili ng yero. Kaya ganito lang yung bubong mga kababayan. At may basketbulan sila dito. Kadalasan yung pinupusti nila dito sa basketbulan nila mga kababayan is yung puno ng duldul.
Yan oh. Yan, puno ng duldul yan. Yan po yung kadalasan na naging puste. Yung haligi ng kanilang basketball. Ah, ang tawag yung ring. Yan, yung kinabitan ng ring nila yung is yung puno ng duldul. Ayan mga kababayan. At kita ninyo, itong sitio na ito ay malapit lang sa mga bulubundukin tulad nun, no? Yan, malapit lang po mga kababayan. At may puno sila ng kamansi, may mga marang. Ayan, may mga ano naman sila dito, mga kaprutas mga kababayan. Kahit napakalayo na. Talagang napakalayo dito. Sobrang malayo. Pero walang problema yun. Okay na po ako mga kababayan. Isang practice ko lang ay nawawala na yung pagod. Yung pag-akyat talaga namin dito, napapagod ako masyado noon at maraming pamaol mga kababayan, yung mga binti, yung legs ko, ang sakit. Ang sakit-sakit, pero ngayon sanay na po mga kababayan. Madali lang po tayong masanay kasi nga sanay po tayo sa kabundukan. Dahil sa kabundukan naman tayo tumira dati. Ayan, at ito lang po yung ano mga kababayan, abaka. Ayan oh. Ready to market na po ito at apakataas. Ito po yung puno ng abaka, tapos hinahagot nila mga kababayan para maging ganito na, para maging lanot. At napakatibay. Ginagawa po ito ng lubid. Yung mga balita-balita ko lang ha. Ginagawa din daw ito ng mga mamahalin na mga damit. Ayan, itong habaka. Ayan mga kababayan. Ito po yung isang produkto ng ating mga kababayan na makatubo na nandito. Ito po yung simahalang kilo nito. Mahal yung kilo nito pero maproseso po ito mga kababayan at napakahirap po maghagot dahil ano po ito, napakatigas ba hagutin mga kababayan, yung birahon ba napakatigas, hindi basta-basta maghagot, bata yan, hindi kaya ng mga bata yan. Ayan, at kita ko sa inyo kung ilang bahay lang kasi ang nandito mga kababayan. Siguro walang, hindi aabot ng 20. Maliit lang po ito na sityo. Ayan. Ayan lang po yung mga bahay, oh. Andun, maliit lang po yung bahay dito. Ayan. Ayun. Ito yung ano nila, balipurok-purok. Ayan. Ayan. At yan. Hindi masyado maraming bahay dito. Mas maraming bahay doon sa inistihan natin doon sa pigasuhan. Ayan. Talagang ang mga kababayan kasi nating luma dito mga kababayan ay kontento na po sila. Hindi na sila naghahanap ng kung ano-ano ang kahit kamuting kahoy o ano yung makakain nila ay kontento na po sila mga kababayan. Yan po yung kagandahan ng ating mga kababayang katutubo dito. Kahit napakalayo ng lakaran nila para makarating doon sa bayan o doon sa pagbibilhan nila ng kanilang mga makakain tulad ng bigas, tulad ng mga rikado sa bahay, yung pangsahog ng mga ulam, katulad ng mga sibuyas, ganun, mga asin, bitsin. Ayan, talagang napakahirap, napakalayo talaga ng kanilang bilihan. Kahit bata, siguro utusan mo ay hindi siguro papayag kasi nga napakalayo talaga. Ang kailangan talaga nila dito ay mag-imbak ng maraming asin, bitsin, ayun, yung mga tuyo ba? Tuyong bulad. Kasi na ano dito, napakalayo na ano, bilihan. At saka katulad niyan, maglalakad ka sa tirik na araw, talagang mapapagod ka mga kababayan. Ako pagod na pagod nga, pero okay lang yun. Importante kasi ito mga kababayan, dagdag experience din at adventure, magandang adventure at magiging maganda din sa ating katawan to mga kababayan na exercise. Ayan. Kasi pagpawisan ka talaga nito.
pagpapawisan ka talaga sa mga ginagawa ng pugong biyahero. Talagang napaka ano makababayan. Napaka excited na mapuntahan yung mga kababayan na nandito sa kalooban ng Pilipinas, dito sa Mindanao, dito sa particular po sa Pakibato, District Davao City. Ayan, ito po ay sako pa ito ng Davao City. At napakalayo na. Davao City pa rin ito, mga kababayan. Kahit sobrang layo na. Ayan. Diyan, mga kababayan, yung bahay, yan pala yung bahay ni Mia. Yan, dito pala nakatira si Mia sa sitio na ito, sa Eagle. Ayan, ayan, doon si Rister Polo. Doon sa itaas. At si dito, relax na relax. Hindi ka kasi bagay dyan, mang bigat mo. Pero sa akin yan, hindi mapuputol yan. Ayan. Hey, ang mga katikati na ng ating mga ano, mga kababayan, yung mga bukton ba? Makati na. Daming damo kasi sa daan. Ayan na, dito muna tayo. Pahinga muna tayo ng kunti. Ayan na, may dalawang tubig po ako, mga kababayan. Itong isa kay Sir Paul po ito, at itong sa akin. Itong walang label, ito para hindi magkapalit. Ayan, kinuhaan ng label, mga kababayan, para madaling mahanap kung kanino. Ayan. At ito sa akin, liit na lang yung laman. Ayan. Importante ito, mga kababayan, kasi napakainit. Importante po na may tubig. Ayan. At dito muna kami, kasi sila Sir Paul nandun sa may basketbulan. At may ibibigay siya sa mga katutubo rin dito na mga kababayan natin. Ayan. Pagkatapos nito, mga kababayan, ay babalik na kami doon sa aming pinag-istihan, doon sa Pigasuhan. Sityo Pigasuhan, at sako pa din yun ng Pakibato. Relax. Dabi. Ayan na, at alas dos na. Siguro makabalik kami doon, ano na, talagang hapon na, mga kababayan, yung wala na sigurong araw. Wala na sigurong araw siguro. Pagbalik, makabalik kami doon sa pinagstihan namin sa Pigasuhan. At sana, mga kababayan, huwag kayong magsawa na manood sa kanya-kanya naming channel. Sana po ay na-enjoy nyo po yung panonood ninyo. Sana po nakapagpasaya kami sa inyo, mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan na mga OFW na hindi pa nakauwi ng Pinas, at yung mga kababayan din natin na namamalagi na doon sa ibang bansa. Ayan, shout out po sa inyo, mga kababayan. Salamat po sa inyong pagsuporta sa Pugong Biyahero team at sa PB Team Davao. Ayun. At talagang magpapasalamat kami sa inyo, mga kababayan, na palagi kayong nandyan, lalo na po sa mga sponsor, sa mga sponsor ni Sir Paul. Ayan, maraming maraming salamat din sa inyo sa pagtitiwala, kasi andyan, andito nga kami ngayon para mapuntahan yung mga lugar na nasa loob na talaga. Itong mga lugar na ito, mga kababayan, siguro mahirap na itong mapuntahan. Talagang napakahirap na siguro dito, kasi nga ang layo. Iwan ko kung naaabot ba sila ng DSWD dito. Paano, mga kababayan, yung mga barangay ay nakarating din dito. Kahit mas malayo na po ito, ay hindi pa rin sila pinabayaan. Pinabayaan, mga kababayan. Ang hirap lang kasi dito, yung daan lang, yung kulang sa kanila. Kasi kung mayroong mabuting daan sila dito, mga kababayan, ay siguro haasinso po ang lugar na ito. Kasi yung daan ang pinaka-importante. Dahil kapag walang daan, walang kuryente, walang tubig. Ayun, pag may daan na, papasok siyempre yung kuryente. Ayan. Kaya pag may kuryente na, ay magiging maayos na yung pamumuhay nila dito.
ito lang po yung kulang dito sa lugar nila. Kasi yung mahirap kasi yung ano pag-transport sa kanilang mga produkto. Napakahirap. Hindi ka maka kung mayroon ka namang malaking maisan dito o may malaking ano ka aabutin sa sinasaka mong lupa ay parang ang tabla-tabla lang dahil mahal po yung bayaran ng ano mga babayan per kilo kasi yung bayaran ng paghahaul yung nagkakaryada ng kanilang mga produkto tulad ng mga mais. Yung mais kung 15 ang kilo, taginsi ay per kilo, tapos yung mga karyador ay 8 per kilo yung ano nila, singilan. So ang matitira sa may-ari city na lang. Mas malaki pa yun, mas malaki pang kita ng karyador kaysa nagsasaka. Yun katindi mga kababayan kasi napakalayo at kabayo yung pagkargahan. Ayan. Talagang madaldal na ako dito mga kababayan. Masyado na po akong madaldal mga kababayan pero yun po yung talaga yung totoo sa ano dito, yun talaga yung totoong nangyayari. Talagang yung mga kababayan natin dito ay kontento na lang po sila. Talagang ano sila mga kababayan. Hindi nag-aangal. Hindi umaangal. Mas maswerte pa tayo na nandun sa kapatagan dahil tayo ay nakapaglakad ng maayos, nakapagkain ng maayos. Ayun, sila dito po ay hindi po sila. Nasanay lang po sila na minsan lang yung bigas, kahit yung saging, kahit isang piraso ay sapat na po sa kanila at nabubusog na po sila mga kababayan. Di tulad natin, alam naman natin na kakain talaga tayo ng tama na bigas at nagsasayang pa. Pero dito, sa lugar na ito, makikita mo talaga na walang pagkain na sinasayang dito mga kababayan. Yung iba dyan ng mga kababayan natin. Sana po darating ang araw na magkakaroon sana sila ng maayos na daan dito. Ayan, at sana makikita po ito ng makikita ito ng mga ano natin na sa taas yung mga opisyan. Sana po maaksyonan nila ang pangangailangan ng mga katutubo natin. Ayan mga kababayan, at ano na mag ano kami ng buko kasi maliit na lang itong tubig ko. Na maliit na lang. May buko dyan at kuha na natin ng tubig. Yan. Ayan na mga kababayan. Pauwi na kami. Galing dito sa Panlawayan. Kondisyon ako ngayon, day. Sityo Panlawayan. At pabalik na kami doon sa Sityo Pigasuhan. Yan, at maraming salamat sa inyo mga kababayan. At kami maglalakbay ulit sa mga mataas na bundok, sa mga mahirap na daan, sa matubigan na daan. Ayan. Uwi na kami at maraming salamat sa inyong lahat. Sa laging pagsuporta, laging panunood. Ayan. At tapos na namin napuntahan yung dalawang sityo. Pabayan. Pigasuhan. At saka Panlawayan. Ay, hindi pala. Panlawayan at saka Eagle Bird. At ayan na. Kala ko doon tayo dadaan. Baka liligaw naman tayo ni tour guide ah. Tour guide! Saan tayo? Dito doon. Kapilang buhay. Talagang ano tong tour guide natin mga kababayan na paakyat na naman. Tingnan nyo mga ipapakita ko lang sa inyo mga kababayan yung dinaanan namin, yung dinaanan ng team ng Pugong Biahero. Ayan, silip ko lang sa inyo ah. Ayan oh, ayan, haakyat na naman kami kasi galing kami sa baba. At ayun. Oh, ayun si dito.
nadulas. At dito na kami dadaan, hindi na kami babalik doon sa dinadaan na namin. Doon sa Panawayan. Hindi na kami doon, kami dumaan, oh. Ayun, oh, yung mga kawayan na yun, oh. Doon, doon kami dumaan kanina. Ngayon dito na. Dito na kami dadaan. Tingnan niyo mga babayan, hindi na ako inihingal kahit nagsasalita ako. Yun talaga yung malaking pagbabago. Noong una, pag nagsasalita ako, hinihingal ako masyado. Lalo na paakyat yung daan. Ngayon, hindi na po. Hihingal man, pero kunti na lang. Ayan. Tingnan niyo. Ayan, oh. Ayan, ginugulat si Sir Paul ni Peter Paul. Ayan. Ginugulat niya mga kabayan. Palagi mong ginugulat, ah. Tingnan niyo mga kabayan. Sila Sir Paul po yan, Sonan at si Mangili. Ayan, ganito po. Ganito po yung daan. Ayun, oh, yung mga paligid. May daang isa dyan. Papunta daw yan ng Luginit. Woo! Kurkutukutukutuk! 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 Kurkutukutuk! Ayan, masaya lang yun. Masaya lang. Ganyan lang yun mga babayan. Importante, masaya lang po tayo. Ayan. Ayan, oh. Ito yung mga kawayan ng hapon. Kawayan ng hapon. At ayun ang sitio, nasa baba. Ayan, oh. Wala na niklaro nitong tour guide ba? Hindi naman to daan. Ay, nako, Diyos ko po, Rode. Sabi mo kahapon ba, magdala ka ng lagaraw. Sabihin mo, Master. Sabihin mo, yes, Master. Yes, Master. Pagkatapos sa pagkatapos namin doon sa may Kugun, Kugunan, dito naman tayo po, ano, ano bang tawag ng ano nito, damong ito. Ayan. Ito naman tayo dadaan pauli namin sa Big Asuhan. Doon kami nag standby. Sir Paul sa may imahan. Ayan, oh, parang walang daan. Huhu. Hihi. Huhu. Hihi. Ayan. Mabuti dito kay Landong. Malilim. Kababayan, at malapit na kami, malapit na po. Ayan, oh, nakikita na. At malapit na ding umulan. Na narating na namin yung pinagtambayan namin mga kababayan, yung pinagistihan namin ang sitio Big Asuhan. Sa wakas, nakarating na din kami dito mga kababayan, at makapagpahinga na po.